find anything. Go keep looking. Hello? Ready na ba yung 2 milyong hinihingi ko? Gusto ko munang makausap yung mami ko. Gusto ko makasigurado na naligtas siya. Huwag mo akong utusan, attorney! Wala kang karapatan, wala kang diskarte ngayon! Kung hindi ka susunod, aba, mapipilitan ako mismo. Ako ang papatay sa nanay mo. Gusto mo yan? Huwag! Ibibigay ko sa inyo yung gusto nyo. Huwag nilang saktan yung mami ko. Eh, yun naman pala, di ba? Ang dali mong kausap. Pakinig ka, ha? Dalin mo sa Manila Process Meats. Tandaan mo, mag-isa ka ng daman, dahil pag nagdala ka ng pulis, ako mismo tatapos sa nanay mo. Gets? Yes. Yes, I understand. Kanina po, nandito po siya. Pero ngayon, hindi ko na po alam kung siya saan nagpunta. Ira, hindi ka pa namin nahanap, ha? Teka, ba't magkasama kayo? Anong meron? She was so emotional earlier. Sobrang worried siya sa mom niya. I had to take her to the fire exit para walang makakita sa kanya habang nagbe-breakdown. Anong ginagawa mo dito? Siguro nandito ka para isabotahe yung pinaplano ng mga pulis para iligtas ang anak ko, no? Dahan-dahan ka sa pagbibintang mo, Cesa. Andito ako to give comfort to Attorney Ira. After all, her mom and I are friends. Huwag kang maniniwala sa kanya. Tuso at walang hiya yung babae niya. Sigurado ako na nagpapait-maitan siya sa'yo dahil may kailangan siya. Hutang na loob, attorney. Huwag kang maniniwala sa kanya. Huwag kang magpapauto. So, ako pa ngayon yung masama. Alam niyo ba kung anong ginawa ng babae niyan? Pumunta siya sa bahay namin. Pagkatapos, she attacked me. Pinahiran pa ako ng dog food. Alam mo, pasalamat ka dahil naawa ako sa pinagdadaanan mo yon. Dahil kung hindi at masama talaga ako, kanina pa kita ipinahuli sa mga pulis. Tama na ho. Dito yung tamang oras para mag-away-away tayo. Ang mabuti pa, mag-focus na lang tayo sa paghahanap kina Lilet at Attorney Meredith. Ira, kausap mo na bulat yung mga kidnappers. Alam mo na ba kung saan sila mahahanap? Hindi ko pa sila nakausap ulit. Kaya hindi ko alam kung nasan sila. Sigurado ka, attorney? Bakit hindi na lang ikaw ang tumawag doon sa number na kumontak sa'yo kahapon? Well, I tried. Pero patay yung phone nila, kaya we have no choice but to wait for their call. Now, if you'll excuse me, medyo masama yung pakiramdam ko. Papahinga lang ako.